araw mga kaprobinsya. Sa paglilibot ko, sa pagbibigay ko sa aking sahod sa unang sahod ko sa YouTube, meron akong nakita na sadyang nakakamangha at napakasipag na isang tricycle driver na sa katayuan niya ay di ko sukat akalain na kayang-kaya niya pang maghanap buhay mga kaprobinsya. At sobrang naamis ako sa kanya kasi sa kalagayan niya ay talagang nagtsaga siya at na makapaghanap buhay pa ng maayos. At nung binigyan ko siya ng bigas, nakita ko yung kalagayan niya, kasabi ko, tingnan natin kung anong buhay mayroon siya. Punta natin siya ulit. Tara! Yan, nandito tayo ngayon sa pinaparadaan sa tuda ng JH Tuda. Ayun, meron ako ditong nakita na talagang nakakahanga ang kanyang kalagayan pero napakasipag. Tanungin natin siya kung ano yung buhay meron siya. Ayun, dito pala yun. Nandito yung ating nabigyan ng kahit konti galing sa sinahod natin sa YouTube. At napakasipag naman ito. Boss, ano ba yung pangalan mo? Albert. Albert, ayun. Kung titingnan nyo po siya, napaka-normal lang ng kanyang pagkakaupo. Wala kang makikita kahit anong sa kalagayan niya. Ayun. Ayun, may sasakay daw sa kanya. Masagal! Ayan ang kalagayan niya. Bakit sa tricycle mo, yung parang mag-islaga. Ayan. Nakakamiss yung katayuan niya. Meron mamaya, tatanungin natin at antabayanan natin ang pagbalik niya kasi meron siyang pasahero. Napakasimple ng kanyang katayuan pero sa likod nito ay kung anong meron siya. Yun ang itatanong natin sa pagbalik niya. Ayan, pakalipas ng ilang minuto ay muling magbalik na siya dito ulit sa kanyang pilahan. Ayan. Ayan, muli natin siyang tanungin. Tingnan niyo ang kalagayan niya kung lumakad siya. Hindi siya halos makakilos pero talaga nagtsatsagang maghanap buhay siya. Mga kaprobinsya. Tanungin din natin siya. Ano, ayos ba pasahero? Ayos naman. Ayos naman. Saan ka umuwi? Wala, dito lang sa tricycle. Diyan ka natutulog? Diyan. Diyan ka na natutulog. Sa'yo ba yung tricycle? Hindi, nakayos. Boundaryhan lang. Nagbaboundary ka pa niyan. Pero okay lang sa may-ari, ano, para at least may bantay naman yung tricycle niya, no? Ayun. Hindi naman. Pero, ito naman ang, ano, ang may-ari na parang hulog boundary na para pagdating ng araw, no? Para sa akin na araw. Ganon. Ayan, palangiti pa rin siya sa kabila ng kalagayan na ganito pa rin yung kalagayan niya. Sa pagkain, ano naman yung mga gawin mo sa mga pagkain? Diyan lang, sa tabi-tabi, namimili na lang. Mimili ka na lang dyan ng mga pagkain, ano? Ibig mo sabihin, nandyan na yung bahay mo, nandyan na yung tulugan mo. Lahat, pati kubot. Pati kumot. Tingnan natin. Ayun, meron niya talaga siya. Ayun, may kum. May kum. At may kartong ka pa. Ayun. Saan naman yung mga tulugan mo? Ayun, may maliit na parte pala sa katawan niya, yung paa niya, maliit. Hindi pa alam kung ano yun. Ayun.
yun. Ito, yung minigang ko. Ito naman yung kumot. Yun. Ayun ang kumot mo. O sige, balik mo na. Ito pala yung buhay meron siya. Sa kabila ng kalagayan niya, hindi siya maayos gumalaw pero nagsusumikap pa rin siya. At pawak-hawak lang siya sa mga tabi-tabi ng kanyang sidecar. Bawa naman yung kalagayan niya. Ayun. Bawa naman yung kalagayan niya. Napaka-simple lang naman. Napaka-sipag ng taong ito. Wala siyang iniisip na ano man na karamdaman. Ano yan? Dati na ba yan? Nung nabubuhay ka pa? Nung simula pa lang pagkabuhay mo? Hindi. Bakit? Naitanos lang ako nung 8 years old ako. Ah, 8 years old ka daw? Natitanong ka? Hmm, ganun pala yun. Kaya naging ganyan ka kung gumalaw na parang nanginginig ka? Overdose sa gamot. Ah, na-overdose sa gamot. Pero ngayon, diyan ka na, diyan na, ito na yung pinakatirahan mo. Ito na talaga. Mais ka naman nabubuhay? Mais naman. Ah, yun, mais naman din nabubuhay. Pero tingnan nyo, kung iisipin na hindi naman niya kakayanin na makapaghanap buhay sa kalagayan niya. Pero dahil sa pag-iisa niya, naging bahay niya na itong tricycle na ito or sidecar. Dito na siya natutulog, dito na rin siya kumakain. Ano? Dito na rin kumakain, ano? Lagi siya, palangiting tao siya. Kahit, kasi nakikita ko na rin siya dati. Talagang palangiti siya. Ayan. Napakasipag ng ito, nakakaamis ang taong ito. Napakasipag. At isa itong ihimplo. Lalo na sa mga taong walang karamdaman at maayos naman yung pangangatawan. Ayan. Ayan, napakasipag ng taong to. Talagang pwede mong maging idolo. Kung sakali naman, ano naman yung masasabi mo kung sakali? Ito, binibidyohan kita. Para lang ipakita ko sa buong mundo. Or sa mga katulad mong naghahanap buhay sa pagda-tricycle. Gusto ko lang ipakita ang video ito na hindi kahadlangan ng anumang uri ng kapansanan para makapaghanap buhay ka. Isa na ito si, ano ba, pangalan? Albert. Albert? Hitosis. Ha? Hitosis. Hitosis. Hitosis? Ayun, Albert Hitosis. Ayun, maraming salamat sa pagpapaunlak mo na mabidyohan ko at kahit papano ang iyong kalagayan na yun nga, hindi ka na masyado pa nakapag gagalaw ng maayos. Ano ka? Opo. Ah, opo. Ayun. Tinuna ng kalagay. At kahit ako ay parang naamis sa kanya, tumahanga. Kaya lagi kong sinasabi sa sarili ko na walang hadlang sa anumang kapansanan pag gusto mo nang maghanap buhay. Kaya ako naman binibidyo ng taong ito ay kasi walang imposible sa kanya basta ikabubuhay niya. At ang kagandahan lang sa kanya, napakamasayahing tao niya. Hindi naging hadlang sa kanyang kapansanan. May girlfriend ka na? Kuya? Wala pa. Kapatid ka ba? Saka magulang? Kamanghod? Ayun naman. Pati magora. Pero hindi naman ako nag-aasa kanira. Kahit bagasin parang pabigat ako. Oh, tapos? Hi. Kahit
sa imo pala, sa imo lang, okay ka naman sa buhay mo. Okay ka sa kalagayan mo ngayon, okay naman. Okay naman. Para sa ako lang, kaya ko naman buhayan sa diri ko. Para di ka na maging pagupat. Para di na, diri naman ako maging pagupat sa magurang, sa kamangko. Sariling sikap mo na talaga yan, ano? Wow. Sa kalagayan niya ay talaga naman nakaka-amiss. Sadyang nakakahanga. Hindi hadlang sa kanyang kalagayan niya. Ang sabi niya ay hindi naman siya umaasa na sa magulang at kapatid. At kinakaya niya naman mabuhay sa sarili niyang pamamaraan. At isa na nga rito yung may sariling bahay ka na, no? Yung van mo, oh. Mayroon. Yung sidecar mo. Ayun, tricycle. Na, ano naman yung hinahangad mo? Ang hinahangad mo lang sa imo? Ang hinahangad yung para sa ako lang. Gusto ko matapos ang ako tricycle para mapasa ako na. Ah, para mapasa yun na. Yun lang naman ang gusto mo. Yung parang, sabihin natin parang hiling mo lang sa sarili mo na papasayo na lang yung sidecar na yan. Oh. Para, pag napasayo na, di dala mo lahat yung bahay mo, no? Oo. Oh. May tricycle ka na, may bahay ka pa. Sana nga dumating yung time na yan para sa'yo. Tanungin natin yung mga kasama ni Albert dito sa kanilang tuda. Uy, tanong lang ha. Apo, kasamaan mo niyo ba ito sa tuda si Albert? Opo. Anong kalagayan niya dito? Okay naman po. Masipag siya. Kahit ganyang kalagayan niya. Hanga kami sa tropa niya. Kasi, kahit anong ginagawa niya dito, okay, diyan siya natutulog. Kasi, Sa sidecar niya. Yan talaga ang bahay niya. Oo. Ayun. Diyan din talaga sa magurang. Kaya gusto niya matapos yung tricycle niya. Mayang gusto lang niya, mapusakan niya ang tricycle. Ayun, kawawa naman, no? Kahit ganyan yung siya kagumalaw, may kapansanan siya, talagang nagsisikap siya na makapaghanap buhay. Oo. Ayun, kawawa naman. Kung sakali, ano naman ang maaring maging tulong o hiling nyo para sa kay Alberto ba, no? Albert. Ang gusto lang na mo, magsipag siya para minsan pag wala siya, di siya nakaka-boundary, kami ang nag-asikaso mga barkada, mga tropa na sa tuda, kami na nag-arambagan. Para makaboundary lang? Makaboundary lang siya, mahulugan yung motor niya. Ayun, babait naman ang makasama niya. Ayun, para naman makita ng mga viewers natin, ito yung tuda niya, ano? GCH tuda. Ayun. Ayun, yun lang palang kailangan para at least kahit pa paano matulungan nyo si ano? Opo. Bali, pag wala siya kita, nag-aambagan kayo para lang makapag-bounder siya. Opo. Ayun, ang gagaling naman, no? Yan ang mga kasamahan. Okay. Ayan, Alberto, hanggang dito na lang tayo at sana maging isa kang huwaran na hindi naging hadlang ang kapansanan mo para makamit mo ang inyong pinapangarap. Dahil rin sa mga kasamahan mo na tumutulong sa inyo, ayun, kayo na mga kasamahan niya. Kaya hanggang dito na lang tayo at maraming salamat sa walang sawang pagsusubaybay nyo at pagtatangkilik sa aking mga video. At nawa maging isang huwaran ang video ito para sa isang taong
para sa isang taong nangangarap din na mabuhay, na hindi hadlang ang kapansanan para magkaroon siya ng hanap buhay. Kahit ito si Alberto, ganito yung kalagayan niya. Nagsusumikap siya na maboundaryhan niya ang kanyang motor para yun lang ang pangarap niya na mapasaka niya. At sa tulong na rin ng kanyang mga katuda, naging malaking bagay na yun para sa kanya na matulungan siya sa kanyang simpleng kagustuhan. At yan na nga po mga... Yan na nga mga probinsya at ating isang umaran na tricycle driver pero nagsusunigap siya na makapaghanap po ay maayos. At syempre nagpapasalamat din siya sa mga kasama niya dito na tumutulong sa kanya. At hindi natin sukat na kalain na sa kalagayan niya ay kaya niya pang gawa ng para ng kanyang mga pinag isang halimbawa lang na hindi hadlang ang kabansahan para mabuhay tayo dito. Kailangan lang natin magtataka sa susunod. Maraming salamat sa pagpapaunlak mo, Alberto. Sa kang idolo. Idolo ka. Maraming salamat at shoutout dyan kay Ma'am Ophelia Malong, Miss Marian Jason, at Miss Elma Valderrama, Nahihintay For You, Edna Malinaw, sa lahat ng mga viewers dyan na sumusubaybay sa akin. Thank you very much po sa shout out dyan kay Idol Joey the Great at Kuya Rigan. Thank you very much sa iyo. Sa iyo, Idol Joey, sa karing idolo. Kahit off camera ay tumutulong ka. Maraming salamat sa pagpapaunlak mo para sa akin sa pagiging vlog na dapat tularan. At sana ang iyong pangarap ay balang araw ay matupad mo. Ayan, maraming salamat sa inyo.